Okay, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa brandy. Ano po ba yung brandy at saka ano po ba yung cognac? Yan po kadalasan ng mga tanong natin. At pag-aaralan din po natin kung paano ba talaga tamang pag-inom po ng brandy at saka cognac para naman po hindi po masayang yung ating mga mamahalin inumin. Sabi nga po nila. Kasi po, para po natin ma-enjoy ang at ating iinumin is kailangan po natin aralin ang tamang pag-inom po sa kanila. So hindi po porket alak is lagi po natin silang nilalagyan ng yelo para po lumamig. Ganun. Hindi po yun. Kaya aralin po natin yan. Tignan po natin mga pagkakaiba niyan. At kung kailan natin pwedeng gamitin yung mga tubig or cola or juices na panghalo po sa mga drinks or inumin po. Ang brandy po is made po siya ng galing po siya sa grapes. Yan, made of grapes po ang brandy. Ang term po na brandy is yung po yung alak na atin pong iniinom na sabi ko nga is nang galing sa grapes, pero di kahit saan po sa mundo, kung kayo po ay gumawa po ng alak na galing po sa grapes, ang tawag po dyan ay brandy. Yan po. At ang cognac naman po is kagaya po ng champagne, is galing po siya sa cognac region po ng France na naman. Mahilig talagang uminom ng alak yung mga Pransi na yan. So, ang categorize po sa mga brandy is meron po silang tinatawag na VS, yun pong BSOP at saka yun pong mga XO. Ang ibig pong sabihin ng VS is very special at yung pong VSOP naman po is very special old pale at saka yung pong XO na extra old at saka meron pa po yung pong tinatawag nilang Napoleon. Yan, process of aging pa rin po ang Napoleon. Paano po ba yun? Sabi ko nga, ang cognac po is kadalasan po ang matalagang matataas na quality po ng brand na cognac is yung pong Hennessy, yung pong Remy Martin, yung pong Courvoisier, which is yan po yung pinagusto ko po sa brandy or XO po. At yung pong Martel. Ang sa akin pong experience lang po, ang pagkaka-different ko sa akin pong panlasa, yung pong Hennessy is more on tobacco taste po, yung tabako po. Malakas po yung amoy po ng tabako para po dun sa Hennessy. Kaya kung napapansin niyo po, kadalasan po ng mga humiinom ng Hennessy is meron po silang kasamang tabako po or tobacco. Ang Remy Martin naman po is yung pong para sa akin lang po according sa kasi po na-try ko na rin po siya. Ang kadalasan po niyan may pagka-bitter po o sweet yung pong chocolate, yung pong bitter chocolate halos ganun po siya na ang lasa po. Kaya ko nga po nagustuhan ng Corvo kasi po ang Corvo is may konting sweetness. Yan, may konting sugar po ang Corvo. Depende po sa BSOP. Pag pang mild lang po yun, sabi ko nga po, ang BSOP po is medyo mas matapang po siya ng konti kaysa dun po sa XO. Kasi nga po, nasubukan ko po yung Remy Martin na XO, na kung ikukumpira ko po siya sa BSOP, is mas lesser po yung kanyang tobacco taste at mas suabi po ang kanyang pasok. At sa Martel naman, hindi ko siya gaanong nasubukan ng gusto. Pero more on smoothness lang naman daw po ang Martel. Pero sa akin pong experience is
hindi po ako masyadong mahilig sa martel. More on courvoisier po ako. At ang brandy, sabi ko nga po, is gawa po siya sa grapes. At yung nga po, sabi ko, nakakategorize po siya sa BSO, sa B, sa VP, o BSOP, o XO, o Napoleon. Yung pong tawag dito yung pong BS. Tawag po natin sa BP kanina. BS. Ang very special po is mostly ang aging po niyan is nasa 2 years. At ang VSOP naman po is nasa 4 years po ang process niyan. At yung Napoleon po is diyan po pumapatak yung sinasabi nila minsan na XO rin. Ang Napoleon po is ranging for 6 years po. Ngayon po, ang XO is nasa 10 years and up na po ang distilling process po niyan. So, sabi ko nga, ang cognac is galing sa galing sa cognac region of France, at ang brandy is tawag po in general. Kung kahit saan po galing sa mundo, basta ito po ay gawa sa grapes, ito po ay matatawag natin brandy. Pero meron din po tayong brandy na galing din po sa fruits. Ang sinasabi nila, yung pong apple, yung pong calvados. Yung po is an apple brandy po siya. Ang pagtamang pong pag-inom ng brandy, sabi ko nga, is ito ay laging neat or no ice. Kailangan mo natin siyang malasahan as the product itself. Yun po yung as tamang pag-inom po ng brandy. Lagi po siyang medyo warm. Kaya nga po meron po tayong tinatawag na snifter, yung pong baso na ginagamit po natin pag umiinom po tayo ng brandy, is ginagamit po natin yung atin palm. Pag hawakan po natin yung baso, nakaganyan po, nakasalo. So yung pong ilalim po nun is yung dito, kung nandito man po yung baso, is mararamdaman po yung init ng palad natin. Yun po ang tamang ito po ang tamang temperature po ng pag-inom po ng brandy. Pero sa ngayon nga po, dahil nga po lagi nga po nilang sinasabi na may pagbabago rin po, ang ginagamit na rin po nila ang brandy sa paggawa po ng mga cocktails. Pero kung gagawin po natin parang cocktail po ang brandy, gamitin po natin yung mga less quality. Huwag po natin gamitin yung mga BSOP o yung pong XO para po siya gawing cocktail. I-enjoy po natin yung atin na mga BSOP, Napoleon at saka XO as it is para po natin malasahan po yung tunay na brandy po. At tutuloy ko lang po, ikakat po natin ang atin video at kasi po marami tayong pag-usapan. May isa pa pong topic tungkol po sa brandy.